Hi everyone, welcome to Solid Tech Reviews. So last June 18 guys, nirelease ng Realme ang AIoT o Artificial Intelligence of Things na mga products nila. At kasama na dyan yung Realme Buds Air Neo. So i-unbox natin to, pag-uusapan natin kung sulit ba siya para sa price niya at ano yung improvements na nakita natin sa TWS na to. So ganyan pa rin guys, itsura ng box niya, Realme yellow pa rin, all over, at merong Buds Air Neo sa gitna. Sa likod naman ng box, makikita natin ang basic specs ng Buds Air Neo, pero mamaya na natin i-run down yung full specs niya. Okay, open natin ang box. Pag open natin, Buds Air Neo agad, yung makikita natin. Tapos merong kulay black na styro na kapag tinanggal natin, makikita natin yung maliit na papel na merong tips tungkol dito sa Buds Air Neo. Nice touch, Realme. Sa pinakailalim naman, nandiyan yung micro USB cable at user guide. At tanggalin natin yung plastic ng Buds Air Neo. Kita nyo naman, same pa rin sa Buds Air yung overall look niya, pati yung size. Naka micro USB port lang siya guys, which is acceptable pa rin naman para sa price niya. Meron ding designed by Realme na text na nakalagay dun sa likod. Okay, so ito guys yung full specs ng Realme Buds Air Neo. So bukod dito sa white, meron pa siyang punk green tsaka punk red na colors. Meron pa rin siyang R1 chip at 13mm large driver. At kagaya nung Buds Air, meron pa rin siyang super low latency mode na merong 119.2 millisecond na response time. Meron din siyang IPX4 IP rating. So yung mga light splash ng tubig ay makakaya ng TWS na to. So pag biglang umambon habang gamit natin siya, okay lang naman. At ang price niya guys ay 1,990 pesos. Pagdating naman sa touch control, kapag dinouble tap natin, pwede nating ma-answer yung call, ma-play at saka ma-pause yung music na pinapakinggan natin. Triple tap naman sa kahit anong earbud para sa next song. Press and hold naman sa kahit anong side para ma-end natin yung call or ma-activate yung voice assistant. Press and hold naman yung parehas na earbuds para ma-enable at ma-disable natin yung super low latency mode. Pero pwede po natin guys mabago yung bawat gesture function at mamaya papakita ko yan sa inyo. Okay, base check muna tayo dito sa Buds Air Neo. Okay, tinest ko siya guys gamit yung mga mabase na mga song. So hindi lang isa yung tinest ko dito music. Kasi baka guni-guni ko lang eh. Pero kapos talaga guys yung base dito sa Buds Air Neo. Walang sipa eh. Though kapag naka-on yung super low latency mode, parang may na-feel ako na kaunting improvement sa base. Pati na rin sa volume. Pero nakukulangan pa rin ako. Sa volume naman, mas malakas lang ng kaunti yung Buds Air Neo compared sa Enco Free ng Oppo. Yes, hindi ganun kalakas. Pero alam nyo guys kung saan nag-excel yung Buds Air Neo sa response time niya. Ulitin natin, 119.2 milliseconds lang yung latency niya kapag naka-enable ang super low latency mode. At para mabigyan kayo guys ng idea kung gaano kababa yung response time na yan, yung Apple AirPods Pro na worth 14,990 pesos ay 144 millisecond yung latency. Kaya sa gaming, ramdam mo na talagang halos wala ng delay yung Buds Air Neo. Pero syempre hindi pa rin ito yung TWS na may pinakamababang latency. Kung tama ako, Razer Hammerhead pa rin kasi meron siyang 60 millisecond na latency. Pero good start na rin yan sa Realme dahil pwede nating i-expect na yung future TWS nila eh mas mababa pa yung latency compared dito sa Buds Air Neo. Mabilis at madali ring i-connect yung Realme Buds Air Neo dahil sa Google Fast Pair. Make sure lang na naka-enabled yung Bluetooth natin sa phone. Tapos, open mo lang yung case ng Realme Buds Air Neo, then merong magka-pop up, tap mo lang yon at connected ka na. Ganun lang kadali.
At once ma-pair mo na siya sa device mo, napakabilis ng i-reconnect. Tingnan nyo. O, diba? Walang 2 seconds, connected ka na ulit. Okay, doon naman tayo sa sinabi ko kanina na pwede mo pang i-remap o baguhin yung gesture controls niya. Ang kailangan mo lang gawin ay i-download yung Realme Link app at make sure din na nakaregister ka sa application. Tapos, madedetect na ng application na connected ka sa Realme TWS at makikita mo na yung mga info like yung battery na natitira sa bawat earbuds. At dito mo na pwedeng i-remap yung bawat gesture. Sana lang in the future, pwede din gumawa ng sarili mong gesture. Okay, so, itest naman natin guys yung microphone niya. Okay, so itong narinig nyo guys ay galing na sa microphone ng Realme Buds Air Neo. At kagaya ng papansin nyo guys, as expected din naman, hindi ganun kaganda yung quality ng microphone niya. Kasi, ewan ko, parang pigil na pigil yung sound quality ng boses ko. Pero ngayon, dagdagan natin ng background noises para mas matest pa natin siya. So, may na guys yung paligid. So, kagaya ng papansin nyo, parang nakapin sa ilalim ng tubig. Napag-ahalo mo na yung boses ko at saka yung background noise. So, hindi ko mag-guarantee na kapag may inyong environment, naririnig tayo kayo na kausap. Ang isa pa sa hindi ko nagustuhan dito sa Realme Buds Air Neo ay yung battery life niya. Imagine, 3 hours lang guys, yung playback time niya. So, what if, dahil sa new normal, ay umabot ng 5 hours yung meeting niyo sa Zoom. So, magpapalit ka pa ng TWS o earphones sa kalagitnaan ng meeting. So para sa akin, gaming companion yung Realme Buds Air Neo, pero hindi ko siya gagamitin para sa matatagal na online meetings. So anong verdict natin guys dito sa Realme Buds Air Neo? Okay, para sa akin lang, good na good yung TWS na to kung gagamitin mo siya sa gaming kasi mababa talaga yung latency niya. However, kung sa music or calls, hindi ko kayang i-recommend itong Buds Air Neo. And for 1,990 pesos na price, parang better choice pa rin sa akin yung Soundpeats True Free Plus para sa overall quality. Okay, meron pa silang isang pinadala guys, itong Powerbank 2 na 10,000 mAh. Sobrang nagustuhan ko guys yung design ng Powerbank na to kasi maganda yung grip niya dahil hindi siya glossy. Pero bukod sa design, maganda din siya for AIoT devices o Artificial Intelligence of Things o yung maliliit na device katulad nitong Buds Air Neo or yung Realme Band kasi low current lang siya. So hindi masisira agad yung internals ng device natin. So okay na okay din siya para sa phone at sa ibang devices natin. At ang price ng Powerbank na to guys ay 1,190 pesos. At meron pa sila guys isang nirelease na kasabay ng Powerbank na to tsaka ng Buds Air Neo. At yun yung Adventure Backpack na worth 1,490 pesos. Hindi ko lang mapakita sa inyo dito sa video, picture lang, kasi hindi nila ako pinadalan. Okay, so kung gusto niyo guys mabili yung mga items na to from Realme, nandiyan yung link sa description sa baba para hindi nyo nahanapin sa Lazada. Click nyo na lang, yun nandiyan sa description box. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Sana nakatulong tong video. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Yun muna. Para sa samot sa aring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews. O nga pala guys, pipiliin na rin natin ngayon yung dalawang winner natin ng Hue Green TWS. At ang una ay si... Sadaokin Yoshikawa from Pasay City. At yung pangalawa naman ay si Giovanni Moreno from Taguig City. So para kay Sadaokin tsaka kay Giovanni, paki-email ako sa sulittechreviews@gmail.com para mapag-usapan natin kung paano kayo papadala sa inyo yung Ugreen TWS nyo. At huwag tayong mag-alala guys kasi marami pa tayong paparating na giveaways. So make sure na nakasubscribe kayo at naka-click yung notification bell para ma-notify kayo.